Bansa ng Sudan, isa sa pinakamalaki sa kontinente ng Africa. Tinatahanan ng halos 200 pyramids, higit pa sa bansang Egypto. Sa kasalukuyan ay naging sentro ng mga nagbabagang balita dahil sa mga labanang nagaganap ngayon sa lugar. Subalit kaila sa marami na ang teritoryo ay may nakamamanghang kasaysayan. Istoryang babalik, ilang libong taon na ang nakararaan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang Sudan ay pinaniniwalaang kasama sa propesiyang nakalagda sa Biblia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Buwan ng Abril taong 2023, sa gitna ng mainit na bakbakan sa Ukraine at ang patuloy na giryan sa South China Sea o West Philippine Sea, isa na namang gulo ang bumulaga sa mata ng taong bayan, ang patayan sa bansang Sudan. Lumang balita na ito sa mga nakakaalam dahil madalas na ang civil war sa bansa mula pa noong unang Sudanese Civil War taong 1955. Ang pangalawa ay noong taong 1983 at sinundan pa taong 2013. Marahil sa ating mga Pilipino, ito ay sariwang balita. Pero sa mga taga-Africa, ito ay alam na this. Matagal nang naghihirap ang bansa, sa katunayan isa ito sa pinakamahirap sa buong mundo. Bukod sa langis na pinagkakakitaan ng pamahalaan, medyo maganda ang export nito sa sangkap at hayop. Pero kulang ito sa pagkain dahil kulang ang bansa sa tubig. Mapapansin sa mapa na ang kanang bahagi ng Sudan ay mayroong pagkukuna ng maiinom na tubig. Kasama dito ang Ilog Nile. Pero yung bandang kaliwa ay umaasa lamang sa mga likas na panggagalingan, kaya madalas ang tagluyot. Bukod dyan, ang labanan sa pagitan ng militar at mga rebelde ay minsan titigil, tapos ay magpapatuloy. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na ang gulo sa Sudan ay naipahayag ilang libong taon na ang nakararaan sa propesiya ng Biblia. Kung babalik ang isa sa nakalipas, ang ngayong Sudan ay hindi dating Sudan. Ang bandang itaas nito na malapit sa Ehipto ay dating tinawag na Nubia at ang kalahating ibaba ay pinaniniwala ang lupain ng Punt. Pero parehong hawak ng mga Pharaoh noon. Ito ang isang dahilan kung bakit maraming pyramids sa Sudan. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kung tatahakin ang pinakasimula bago pa ang Nubia at Punt, ilang libong taon na nakararaan, ito ay kilala bilang lupain ng Kush. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang sabi sa Smithsonian na ang lupain ng Kush ay ang Sudan, 5,000 taon na ang nakararaan. Iyan din ang sabi sa World History na ang dating kaharian ng Kush ay ang ngayong Sudan. Mapapansin din ito sa mga sinaunang mapa na ang teritoryo ng Kush ay makikita ngayon sa lupain ng Sudan, bagamat hindi na pareho ng mga boundaries dahil nahati ang bansa, sako pa rin ito ng buong lupain. Unang binanggit ang Kush sa libro ng Genesis kung saan ito pinaliligiran ng ilog Gihon malapit sa mga ilog ng Tigris at Euphrates. Tinawag itong Kush dahil sa ito ang lupain na pinangalagaan ng lalaking si Kush, isa sa mga anak ni Ham na anak ni Noah. Ayon sa Genesis, Kapitulo 10, mula sa 8 verso, ang sabi, naging anak ni Kush si Nimrod na siyang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa at ang simula ng kanyang kaharian ay ang Babel. Batay sa Biblia, si Kush ay ang ama ni Nimrod, isa sa mga naunang kapangyarihan na nagtatag ng Babel. Ang lupain ng Kush ay ang pinagmulan ng lahi ng mga Kushites. Paglipas ng mahabang panahon, ang angkan ay dumami at lumago at hindi na natili sa iisang lugar. Pagkusay, nagkawatak-watak. Lumipat yung ibang pamilya sa karating na lupain, katulad ng Kenya, Nigeria at Ethiopia. Ang patunay nito ay makikita na halos magkakahawig ang lahat ng mga Afrikano.
Mababasa din sa Biblia ang mahabang kasaysayan ng mga Kushites mula sa noong naging kolonya ito ng Ehipto hanggang sa pagiging makapangyarihang imperyo na kumalaban sa mga Hudyo. Mga sinaunang kasulatan na mababasa sa Biblia. Na ngayon ay naisa sa katuparan. Ano ang pahayag ng Biblia hinggil sa Sudan? Marami ang naniniwala na ang gulo na masasaksihan ngayon sa Africa ay hindi na bago sa kasaysayan ng mundo. Dahil bago pa ito tawaging Sudan, kasali na ito sa mga sinaunang digmaan. Ang ulat ng Khan Academy na taong 1700 BCE pa nagsimulang maging makapangyarihan sa rehiyon ng Nile ang lahi ni Kush. Sinundan ito ng pagtutunggali ng Ehipto at Kush. Pinahiyag sa Black History Month na noong 800 BCE, sinakop ni Haring Kashta, isang Kushite, ang Ehipto at namuno doon ang tinaguriang mga Black Pharaohs. Tapos, batay sa Imperium Romanum, mga 40 BCE sa pangunguna ng reynang si Amenirenas, ang kaharian ng Kush na ngayon Sudan ay umatake sa mga Romano at dalawang beses itong nanalo. Sa makatuwid, natagpuan sa Sudan ang nawawalang ulo ng estatwa ng mabagsik na emperador na si Octavian Augustus noong taong 1912. Ilan lamang ang mga ito sa digmaang nakasangkutan ng mga Kushites mula pa noong sinauna. Kaya marami ang nagsasabi na ang mga kaganapan ngayon sa Sudan ay patunay na ang lahi ni Nimrod at ng kanyang ama na si Kush ay hindi bagito pagdating sa labanan. Subalit mayroong mga nagtatanong kung bakit kadalasan ang banggit sa Biblia hinggil sa mga Kushites ay Ethiopia, imbis na Kush. Ito ang sabi ng Bibliang Salita ng Diyos o ng Tagalog Contemporary Bible. Na ang salitang Ethiopia sa Hebreo ay Kush. Ito rin ang sabi ng Jewish Encyclopedia na minsan ginamit ng mga scholars ang salitang Ethiopia imbis na Kush sa ilang dahilan. Kasama ay ang rason na ang mga ito ay magkakalahi at nung nagkawatak-watak ang pamilya, marami ang pumunta sa Ethiopia. Katulad ng gamit sa kasulatan ng mga rabbi na kapag sinabing Ethiopia, ito raw ay ang Kush. Kaya mapapansin sa ang salita ng Diyos hinggil sa nakagigimbal na mensahe para sa Ethiopia o sa Kush. Sa libro ni Isaias, Kapitulo 18, mula sa ika-anim na berso, ang sabi, lilipuli ng Diyos ang mga taga-Ethiopia o mga Kushites at ang mga bangkay nila ay ipapaubaya sa ibong mandaragit at mabangis na hayop. Magiging pagkain sila ng mga ibon sa panahon ng tagaraw at ng mababangis na hayop sa panahon ng taglamig. Ayon sa propesiya, mga karumal-dumal na patayan ang magaganap sa lupain at magkakalat ang mga bangkay kung saan-saan hanggang sa lapain ng mga ito ng hayop. Nakagigimbal na pahayag ilang libong taon na ang nakararaan. Subalit may mga nagsasabi na ang paglipol ng Diyos sa mga taga-Kush dahil sa paglapastangan ito sa pangalan ng Diyos ay hindi pa natatapos. Isang nakatatakot na propesiya kung ito ay magaganap sa ating panahon. At mababasa muli sa ilalim ng pahayag ang footnote ng ginamit na pangalang Ethiopia sa Hebreo ay nangangahulugang Kush. May mga naniniwala na ang labanan ni Kush matapos isilang si Nimrod ay hindi na tumigil. Simula sa digmaan laban sa Ehipto, sumunod sa mga Romano at marami pang iba. Ito ay pasimula lamang ng mga propesiya na nagkatotoo noon at marahil ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa kasalukuyan matatapos na ang buwan ng Abril, halos 500 ang mga namamatay dahil sa labanan sa pagitan ng militar at ng mga rebelde sa Sudan. Inaasahang hindi matitigil ang gulo hanggat walang napagkakasunduan ang dalawang panig. Marahil sa hinaharap, magkikita ang dalawa hindi sa araw ng labanan na daladalay armas. Ngunit sa mga oras ng masinsinang pag-uusap, bitbitay, pagkakaunawaan. Anong aral ang mapupulot dito? Alam ng lahat na walang dinudulot ng mabuti ang anumang labanan, bagkus, kasamaan, kamatayan,
at kahirapan ang bunga ng punong digmaan. Ganun pa man, kung ito nga isang propesiya katulad ng hinala ng marami, marahil hindi na ito mapipigilan. Pero kung pagmamasdan, mayroong matututunan ang mga nagmamasid na violence begets violence. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.